Dalawang player pa nga mga idol ang umalis sa team ng Golden State Warriors. Yan nga ay si Nemanja Bjelica. Lumipat na nga siya ng bansa mga idol at hindi na maglalaro sa NBA. Sa Turkey na nga siya mga idol, nag-sign siya ng 2-year deal sa Turkish team na Fenerbahce Beko. Yan nga mga idol ang kanyang bagong team. Hindi malinaw mga idol ang dahilan kung bakit nga siya umalis sa NBA. Pero siguro mga idol, wala ngang NBA team ang nag-offer sa kanya ng kontrata. Or baka mas gusto niya lang na mas more playing time. Gusto niya makapaglaro mga idol. Dahil sa NBA kasi ay onti lang ang kanyang mga minuto. Pero kapag naglaro siya mga idol sa ibang bansa, kagaya ng Neto sa Turkey, siguradong siya ang magiging star player sa team. Or pwede namang mas malaki ang offer netong Turkish team kesa nga sa NBA. Pero anyways mga idol, isa pang player ay si Otto Porter Jr. Lumipat na nga siya sa team ng Toronto Raptors. Matapos nga siyang baratin ng team ng Golden State mga idol at veteran minimum lamang ang inoffer sa kanya. 1.8 million lamang yon mga idol. Samantalang ang salary niya last season mga idol ay $2.3 million. Nabawasan pa nga mga idol. Kaya nga't napili ni Otto Porter, dito na lang ako sa Raptors. Mas malaki na ang pera. Tapos dito rin pala mga idol nakatira ang asawa niya, galing Toronto. Kaya ayun, dalawang players pa nga mga idol ang umalis dito sa roster ng Golden State. Ang malungkot pa nga niyan mga idol ay itong si Otto Porter Jr. Pati na rin si Gary Payton na umalis din ay key pieces sa championship team ng Golden State. Kaya next season mga idol ay tingnan natin kung malaki ba ang magiging epekto ng pag-alis nga ng tatlong player ng Golden State na ito or patuloy pa nga rin silang magdodomina sa NBA. At eto namang si Rudy Gobert mga idol ay lilipat na nga ng team matapos nga siyang itrade ng Jazz papunta sa Wolves. Kapalit nga yan ni Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt at apat na first round picks mula nga sa Minnesota. Napakalaking bayal mga idol para kay Gobert. Pero hindi nga yan ang main problem ng Timberwolves mga idol. Dahil paano nga nila paglalaroin ng sabay itong si Rudy Gobert at Karl Anthony Towns? Dalawang sentro mga idol. Ano bang iniisip ng Minnesota? Balak ba nilang gayahin yung dating Spurs na si Tim Duncan at tapos si David Robinson? Hindi natin yan alam mga idol at malalaman lang natin next season. Pero anyways nga mga idol, kapag may umaalis ay meron din namang bumabalik. Kevon Looney nag-sign nga ng 3-year deal sa team ng Golden State, $25.5 million, 8 plus million kada taon mga idol. Mukha ngang si Kevon lang mga idol ang handang gastusan ng team ng Golden State Warriors. Kaya naman nilang offeran, eto ang si Gary Payton na umalis pati na rin si Otto Porter. Pero naisip nila ang napakalaking luxury tax at ayun, hindi na nga nila kinuha at nag-focus na lamang sila sa pagbabalik kay Kevon Looney. Dahil mga idol, malaking party din eto ngang si Kevon sa championship na itong Golden State, hindi lamang ngayong taon mga idol pati na rin noong 2017 and 2018. Pero ang tanong ko nga sa inyo mga idol, ano bang opinion nyo dito sa move ng Warriors? Inayaan nilang mawalan sila ng tatlong player mga idol sa unang mga araw pa lang ng free agency. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!